Naere po ito nung May 20, 2020. Kung May. Saan, May Idol. This year. Yes. Mm. And meron po itong YouTube title na Idol Rafi. Nagmistulang referee sa tila boxing match ni number 1 and number 2. Mm-hmm. Kung maaalala nyo po, ito po yung 5 months pa lang silang kasal, pero bumalik si Mister kay 10 years live-in partner. So, Yes, matandaan ko. Yes, Idol. And para dun sa mga hindi makaalala, ito po, panoorin nyo po. Sige, sample. So, ano ko, andito na ako sa tulpo, anong pinaglalaban mo ngayon? Naunahan mo lang ako. Ginagawang aksyon. Takot ka kasi, ngayon, ano? Takot. Sige, ngayon, tignan natin. Tignan natin, bakit? Natakot mo. Kasi po, ako yung agaw ng asawa, no? Ako yung agaw ng asawa. Wow, asawa mo. Wow. Hindi, ikaw ang asawa. Sige, asawa mo. Sige, asawa mo. Alam mo. Okay, Idol. Makakausap niyo po muli si Miss Dalyn Policarpio. Ito po yung Mrs. Mrs. Dito nagpakasal si Mr. Policarpio, si Rom. Pero itong si Bambi, ito yung 10 years na niyang live-in partner. Iniwan niya para pakasalan itong si Dalyn. Na later on, binalikan din niya. Opo. Ngayon, kine-question kung sino ba talaga ang baby na dinadala ni Dalyn. Yes. Or yung baby ni Dalyn at Rom. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi, hindi raw yan kay Rom. Opo. Pinakasalan lang daw po dahil sa baby. Pero hindi daw po yan kay Rom. Yes. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Dalyn. Magandang hapon, Idol. Long time no hear po, madam. Kasi meron na kaming kopya ng DNA. Ayan. Easy DNA. Ayan. Ma'am Bambi. Hello po. Magandang hapon po, Ma'am Bambi. Magandang hapon din po. Para mas mapabilis tayo, si 10 years to. Ma'am Bambi, 10 years. Andito na po, hawak-hawak na po namin yung DNA test result. Kasi nung last time, kine-question nyo po yung baby nina Rom at Dalyn, na sabi nyo, malamang hindi kay Rom yun. Tama? Opo. Bakit nyo po? Kasi po, meron po kasing nagki-claim na iba, kaya po hindi rin po kami makaano. Okay, pwede. Hindi naman kasi magki-claim yung isang lalaki na anak niya yun kung wala siya pinagbabasihan. Ibig sabihin, meron siya pinagbasihan, kaya siya nagbigay ng kanyang claim. Tama po? Opo. Wala naman po sa amin sanang problema noon kahit noong una kung wala po sanang nagsabi ng ganun. Okay. Yung pong nagsabi na siya yung tatay nung bata at hindi si Rom, kakilala niyo po yon. Just in case. Hindi kung sakali, ma'am, pwede ba natin makontak yon? Dahil ito na po hawak naming result. Kung sakali man ito po ay lumitaw na negative kay Rom, then we have to contact him para sabihin, hoy, ikaw palang tatay. Ito yung papel. May number kayo noon? Kapitbahay po yun, sir, ni Dalyn. May numero po kayo noon? Wala po. Nagchat-chat lang po siya kay Rom, tas lagi niya pong sinasabi na siya nga daw po yung tatay ng bata. Pero para kay Rom, ma'am, yung baby ba ay inaako niya sa kanya 100% o nag-aalinlangan na rin siya? Hindi ko po kasi siya masabi kasi pagka tinatanong ko po siya, syempre siguro kaharap po ako, lagi niya pong sinasabi na hindi daw po, na baka nawala daw po siyang lukso ng dugo kahit onte, iba pa rin daw po yung sa mga anak namin. Wala raw siyang lukso ng dugo kahit konti. Anyan ho ba si Sir Rom? Opo. Okay. Wala po siya dito, sir. Sander po, kausapin natin si Rom. Sir Rom, magandang hapon. Hello po. Sir, hawak na po namin yung DNA test result ng inyong baby ni Dalyn na kine-question po ninyo. Andito na po. Gusto niyo pa malaman yung resulta, sir? Opo, sana, sir. Opo. Ngayon, sir, ang sabi po ni Ma'am Bambi, kaya raw kayo nagduda ay sapagkat wala raw lukso ng dugo ninyo kapag nakikita niyo yung baby, meaning walang amor kayo doon sa baby. Opo, sir. Okay. At ang inyong pinagdududahan ay yung kapitbahay ninyo. Sir, kasama niya lang sa bahay yun, sir. Kapitbahay niya lang yun, sir. Kaya, sir, tinatawang kanina si Miss Bambi kung meron kayong numero doon para in case ito wala, po yung... Wala, sir. Dinatago lang ni Dalyn yun. Dapat nga, kasama lahat yun sa ano eh. Oo nga. Kasi in case na ito po yung mag-negative sa inyo, so ibig sabihin, siya na talaga yung tatay, kailangan panagutan niya, di po ba? Kung sino man siya. Alam po nila yun, sir. Alam po ni Dalyn yun. Okay. Alam po ng pamilya nila yun, sir. Alam nila kung sino yun. Opo. Alam na alam yun. Buong kapitbahay nila, alam nila kung ano talaga kaugnayan yun. Okay, sige po. Sa ngayon po, sir, magkasama kayo ni Bambi? Ay, hindi, sir.
Sana kayo ngayon. Sir, andito ako sa pinsan ko si Sabi Polo. Hindi na kayo nagsasama ni Mrs. Policarpio, ni Ma'am Dalen. Hindi po, sir. Halimbawa naman, sir, ito po ay maging positive na kayo ang tatay. Ano po maging reaksyon ninyo? Sir, kagano na kami, sir, sa barangay, sir, sa Laguna, sir. Ano pong pinag-usapan sa barangay? Yun na, ganun po. Pag nag-negative daw po, o di wala na daw pong pakilamanan, sabi okay. Ganun. Sabi ganun ni Dalen. Tapos pag positive daw, sustento lang daw po. Yun lang daw po yung pinirma namin at sinumpa namin din sa may barangay nila sa Laguna, sir. Okay. Pero sir, kapag ito po ay nag-positive at lumitaw na anak nyo nga talaga yung baby in question, ano po yung mararamdaman mo? Hindi na po para kay Dalen, para doon sa baby. Sir, wala naman akong nararamdaman talaga, sir. Wala ka talaga nararamdaman doon sa baby? Yes, sir. Sa dami ng ginawang problema, sir, at ano, magpapahirap sa akin, wala. Wala akong kahit ano nararamdaman, sir. Okay. So parang... Kasi buong pamilya, buong hanggang ko, sir, lahat, pinakpil na ako eh. Okay. Sandali po, sir, Sir Rom. Ma'am Dalen, hawak ko na po itong test result ng DNA. Okay po, Idol. Alright. May sinasabi kasi, bago ko basahin ito, may sinasabi kasi si Sir Policarpio, si Rom, na meron daw kayo nakarelasyon na kapitbahay na alam daw ng mga kamag-anak ninyo na yun daw ang tatay. Kasi isa pa, wala raw siyang naramdaman na lukso ng dugo para sa inyong baby. Ano pong reaksyon niyo doon? Eh, tarantado pala sa idol eh. Okay. So, siya humuhugot ng kakapalan ng mukha niya. Hindi niya ba alam nung ginawa niya yan para sabihin niya na ipatutulak niya sa mga kamag-anak ko na alam? Sige nga. Now, Ma'am Dalen, para maging fair din dito, ano, hindi ko pa binabasa to, hindi ko pa titingnan yung resulta. Halimbawa, Ma'am Dalen, nag-negative at hindi niya nga talaga anak ni Sir Rome, yung baby in question, ano po yung maging reaksyon ninyo? Halimbawa lang. Eh, wala pa tayong magagawa. Tatanggapin yun eh. Okay. At ikaw naman, Sir Rome, halimbawa lang na ito ay nag-negative at hindi mo nga anak, ano yung maging reaksyon mo? Siyempre, sir, masakit sa akin, sir. Siyempre, ang dami nasira lahat sa akin, sir. Okay. Sa kabilang banda, paano kung naging positive na anak mo pala talaga ito? Ano namang reaksyon mo? Sir, yung sinumpa namin din sa may barangay, sir, na ano, ganun. Okay. Maliwanag. Kasi, sir, yung sa totoo lang, sir, yung DNA tear na nangyari, sir, yung iniwan lang kami dun sa sasakyan, sir, tapos hindi namin nakita. Ako, live pa, naka-camera, habang inaano-ano ko ng DNA, sa kanilang dalawa, sir, hindi ko man lang nakita, na-acto na ganito, ganun. Apo, apo. Okay, tamo, sir, nagdududa pa kapal ng mukha. Parang anter, hindi ako nagdududa, sir. Di ba, sir? Kasi iniwan lang ako sa kotse. Anter pa, wala ka namang inambag. Sir, so nagdududa ka sa test result ng DNA? Hindi naman, sir. Di ba? Yung sa proseso ng paggawa, yung paggawa po ng... Yan, sir. Sir, hindi ho mandaraya ang ECDNA. Wala ho silang dahilan para kayo po idayain. Hindi po sisirain ng ECDNA yung kanilang kredibilidad na they built this for so many years para lamang sa isang taong dadayaan nila in the first place. Ano makukuha nila sa pagdaya sa iyo? Di pa, sir? Tama, Idol. At ganun din po kami, sir. Hindi po kami magpagsabuhatan sa isang dayaan. Dahil we've been doing this for 20 years. Ang aming programa, kredibilidad, we built it for so many years. And we already have 15 million subscribers sa YouTube and 11 million sa Facebook. Bakit namin sisirain? Dahil lamang sa isang tao. Ayun nga po, sir. Pasensya. Thank you, sir. Sir Idol. Yes, sir. Dapat, sir, bakit lahat sa akin, dapat yung taong hinahabol, bakit hindi natin nasasangkot yun sa kwento, sir? Mamaya na yun, sir. Kasi, ano, sir, in question. Kaya nga sabi ko, sir. Umpisa, sir. Sir, kinukontak na po. Wala nang umpisa hanggang ano, sir. Okay, sir. Pinakukontak ko na po yung isang taong sinasabing kapitbahay. Kaya lang, sir, hirap pa kami. Maliban na lang kung meron kang numero doon, sir, ibigay mo sa amin yung numero nung lalaki. Meron mo ba kayo? Wala, sir. Sa messenger lang muli kami inano ako yun. Okay. Tinira-tira ng mga salita. Oh, sige. Dalen, may numero ka ba nung kapitbahay? Ma'am Dalen? Wala po, Idol. Okay. Pero meron kayong messenger ka? Sabi mga barangay dyan sa kanila, sir, yung mga... Nakakilala doon pala. Kita mo kung di ka ba naman abnormal, pati barangay dito, tinitira mo. Okay. Napakakapal mo talaga, no? Okay. Bibilisan ko na lang itong proseso para magkaalamanan na. Sige, sir. Anyway, kinukontak na po ng mga tao namin yung pong account nung sinasabing lalaki, kung sino man yun. Ito na, Dialine Diaz Policarpio, yung alleged mother. And then, alleged pa kasi hindi pa alam yung result eh. Rose Diaz Policarpio, yung baby in question. And then, Rose Pilande Policarpio, ito si father. Father, Idol. Father.
Okay, eto na. Opya. Opya. Ito. Ininervis ako rito. Opya. Opya. Teka muna, ano ba sabi naman ng netizen? O nga naman, pag wala raw lukso ng... Ano ba sinabi mo, sir? Wala kang lukso ng... Hello, sir. Hello, sir. Ano ba yung lukso ng dugo? Ibig sabihin yung dugo, lumulukso. Kumukulo. Hello, sir. Hello, sir. Ano ba ibig sabihin ng lukso ng dugo? Basta, sir. Maraming umahakaw, sir. Eh. Okay, sige. Ako niya nervous dito. Ma'am Bambi, halimbawa, ito ay nag-negative. Ano yung maging reaction mo? Hindi ko po alam. At kung nag-positive naman, babawiin mo yung mga sinabi mo na against dito kay Darlene para maging fair lang tayo. Magsusorry ka. Hindi naman po namin masasabi kung wala kang claim na iba eh. Okay. Ito na. Okay. Ito na, Sos Mariosep. 99.9999999. Walang katapusan na 9. Ma'am Darlene, anong naramdaman mo? Meron ka bang lukso ng dugo right now? Sa tingin mo? Paluksoin ko dugo nila, idol. Paluksoin mo dugo nila. Parang confident na confident ka. Siyempre, idol. Aba. Sir Rom, bakit masyadong confident si Mrs. Policarpio, si Ma'am Darlene, at ikaw hindi? Eh, hindi ko alam sa kanya, sir. Iba naman utak ng tao, sir, eh. Pero, sir, may saltik ang utak mo, eh. Ma'am Darlene. Yes, idol. Nung kayo po ni sir ay magkihiwalay, hindi niyo po napag-usapan yung tungkol sa baby nung sa away ninyo. Kaya lang kayo nag-away-away, nagdududa na nung pumasok sa eksena na si Ma'am Bambi. Tama? Ganun po ate yung sitwasyon? Ganito nangyari dyan, idol. Makwento ko lang. Ang sinasabi kasi ni Bambi, nag-chat daw sa kanya yung ex ko na si Jerwin. Ay, nag-chat kay Rom. Kasi may access siya sa Facebook ni Rom. Bali, nagsasama na kami dito nun ni Rom. Tapos, nag-chat tong ex ko kay Rom na ano nga daw yun dun sa bata. Sir Idol, April yun. Isang buwan pa lang akong buntis. Kung talagang nagdududa siya, total nasabi na yun ng ex ko, di dapat dun pa lang, idol. Hiniwalayan niya na ako. O kaya, nagduda na siya. Kaso hindi eh. Pag kami, kinasal kami, nagyayapa siya ng kasal. Diba? Tapos nung nagbalikan sila ni Bambi, syempre, hindi matanggap ni Bambi na nabuntis ako, pinangangalanda ka ni Bambi na hindi mo anak yun, Rom, hindi mo anak yun, Rom. Ito namang mongoloid, pumoko. Ma'am, don't use that word mongoloid. Please, ma'am, don't use okay, that. Okay, sir, sorry. Okay. Pumanig naman siya kay Bambi kasi nandudun na siya sa lugar ni Bambi, idol eh. Diba? Apo. Puntodubas na sila sa akin tsaka sa anak ko. Eh alam niya yun, idol, sa sarili niya. Okay. Tapos, eto na, nanganak na ako ng December, idol. Apo. Pagka February, 2 months ang anak ko, nagkita kami ni Rom sa Pure Gold, nakarga niya yung bata. Tapos sasabihin niyo, wala siya. Ano pa sabi ng mga netizen? Positive daw, idol. Yung iba, negative. Sino nagsabi ng positive? Mag-sample tayo si Carmageddon Gaming. Negative, sabi ni PH Future Logist. Marlon Teodoro, negative. Kay Miss May, positive. Yan na ha. Now, eto na. Beat. 99.999999%. Ano ba sabi ni Miss May? Ano ba kay Miss May? Tandaan niya, pag si May, positive. Si Marlon, negative. Para yung M yan ha. One more bit. Tutuloy na to. Sigurado na ito. Eto na, clear na. 99.99999% ayon sa DEC DNA test. Miss May! Tinatawag ko si Miss May. Hindi ako nagkakamali. Ano bang sinabi ni Miss May? Positive. Miss May, positive! Rom and Darlene, anak niyo yung baby in question. Ano masasabi mo, Miss Darlene? Ako, idol. Naririnig niyo po yung sarili niyo po dito, Ma'am Darlene. Dito, narinis niyo yung pangalan niyo doon sa mga pagbibintang. Opo, idol, naiiyak ako. Hindi yung nagkakamali itong DNA test. Sure na sure, anak niyo po ito. Anak niyo ni Rom. Sir Rom? Yes, sir. Gusto niyo pong mag-apologize kay Darlene kasi masakit yun mapagbintangan na... At saka sa baby niyo rin po, dahil nasabi niyo wala kang amor. Sir, masakit din mapagbintangan, sir. Bantahan ka ng talagang kalibin niya, sir, ng 5 taon, sir. Binantahan ka ng kalibin niya?
Oh, sir, kung ano pinagsasabi na, kaking lahat ng ano yun, sir. Pero sir, di ba nangaliwa ka rin, bumalik ka dun sa ex mo, dapat hindi na dahil kasal ka na dito. Ay, kay sir. Pinakasala mo si Darlene, eh sana hindi mo na binalikan si Bambi. Sir, tinaboy hindi ako, hindi ko binalikan. Tinaboy ako niyan, sir. Unti mo nga kahit lalabas ako sa kanila, hindi ako nakakalabas din dahil daw takot-takot ako sa lalaki niya. Eh, ba't mo siya, pinakasalan, sir, kung pangit pala ugali niya sa tingin niyo? Hindi naman sa ganun, sir. Sa lahat ng pangalipusta at pangangamin niya sa akin, sir. Hindi, kasi sir, di ba okay ka na kay Bambi? 10 years na kay ni Bambi. Eh, bakit ka umalis kay Bambi at pumunta kay Dalen at pakasalan mo pa siya kung masama palang ugali nitong si Dalen? Hindi mo lang sana pinakasalan. Tinuloy-tuloy mo lang sana kay Bambi. Nagpagod ka pang magpakasal and then babalik ka rin lang pala kay Bambi. Ay nga, sir, ang ano rin, sir, eh. Sir, ang marami request... Marami na mga lumabas na eksena, sir, eh. Ang request ko lang sana, sir, eh, kasi sir, yung baby, biktima rito. Kumbaga, tinakwin mo yung baby by way of saying, wala akong luksyo ng dugo dyan, wala akong amor dyan, wala akong love. Ibig sabihin ng amor, wala akong love dyan. Sir, would you like to apologize to your baby? Pag lumaki siya, sir, mapapanood niya ito, at least mababawasan yung galit niya sa inyo. Sir, pag laki niya, mapapanood niya ito. Now, sir, you owe her an apology. Gusto mo, sir, mag-apologize kay baby? Wala naman, sir. Wala naman, no comment na lang ako, sir. No comment ka lang sa baby mo? Talaga nasira sa aking trabaho, sir. Wala. Sir. Wala na akong makuha. Sir. Mas malaga pa sa iyo sa trabaho. Wala ka talaga sa katinuan. Nahihiya ka, nasira ka sa trabaho. Eh kami sinira mo. Kapalang mukha mo. God. Bakulong ka na lang. Sir. Sir Rom. Yes, sir. Ang sinasabi ko po, sir, mag-apologize ka sa baby. Sabi mo, nasira na yung ano mo, trabaho mo. Eh, yung trabaho, sir, pwede ka naman maghanap ulit. Pero yung baby, sir, dugot laman mo yan. And that will be your daughter forever, whether you like it or not. Now, pag itinakwin mo itong si baby ngayon, pag laki nito, sir, itatakwil ka rin niya, sir. Binibigay ito ng pagkakataon ngayon, sir, na para pagsisihan yung mga pagsasabi mo na hindi mo mahal ito dahil akala mo hindi mo anak. Ngayon, sir, it's your time to shine. Sabihin mo, baby, eh Rose, pasensya ka na sa, dahil sa sama ko ng loob sa mami mo, nasabi ko hindi kita anak, pero ngayon anak kita, tinatanggap kita, I love you anak. Ganun ba sir? Kaya? Hindi, hindi mo kaya. Hindi sir. Hindi mo kaya. So hanggang ngayon sir, hindi mo pa rin love yung baby. Wala kang amor sa baby. Yun lang sir, sa honest lang. Ano pa? Ayos lang? Oo, oh, ang isang sagot lang sir. Alam mo sir, naiiwagaan ako sa iyo sir. Sana sir, buti pa sir yung aso sir, ano? Yung baby nila kapag nawawala, inahanap ng aso. Tapos pag hinawa kami yung baby nila, kakagating ka. Pero ikaw sir, tao ka ba sir? O daig mo pang aso na wala kang amor sa baby mo, ayos lang? Kahit na mawala yung baby mo for you forever? You're not a human being sir. I'm sorry sir ha, pero you don't seem to me like a human being. Pasensya na sir ha. Para sa baby lang sir, wala akong pakialam sa inyong dalawa ni Darlene. Okay? Masama. Sa baby lang, sir. Sama rin kasi pakiramdam mo, sir. Eh. Pero, sir, huwag mo ibadama yung baby, sir. Sabihin mo na lahat na masama mo ng loob kay Darlene, hindi kita pipigilan kasi kanina pa si Darlene nagsasalita against something against you na masama. Pwede kang gumanti, pero sa baby, sir, please, for Diyos, for Santo, sabi pa nga nila, sir naman, sabihin mo naman na mahal mo yung baby kasi itong baby, sir, 10 years from now, mapapanood niya ito at ito'y nasa YouTube channel ko pa rin. Would you like to say something to your baby, sir? Sige na, sir. I'm giving the opportunity, sir, na para... Sustento naman ako, sir. Hindi lang sustento, sir. Yung bang babawi ka sa nasabi mo sa baby. Anak. Sige po, sir. Sige. Yung ano, yung pangangailangan mo na hinihingi ng mama mo, ihanin natin, basta may magandang trabaho, mapalaki ka ng nanay mo. Yun lang, sir. Yun lang. Wala ka sasabing I love you, anak, sir? Sir, nahihirapan siya. Huwag niyo na pong pilitin na ito. Okay, sige sir. Hindi kita pipilitin, sir. Sir, hindi kita pipilitin. Kung hindi mo mahal, kung hindi mo mahal ang anak mo, sir, hindi kita pipilitin. Darlene, ikaw naman, Darlene. Anong mensahe mo, Darlene, sa inyong baby? Mapapanood ito ng baby nyo years from now? Sige po, ma'am Darlene. Ano, lumaki na lang po siyang mabuting bata. Huwag nang tularan yung mga hindi dapat tularan. Ikaw naman, Bambi, meron kang gustong mensahe? Ganun na lang din po, yung pangangailangan ng anak niya. Pagka nagkatrabaho ng magandang ng maayos-ayos si Rom, kung anong kailangan ng bata, bibigay na lang. Kumusta naman yung samahan nyo ngayon ni Rom? Okay ba? Hindi ba kayo nag-aaway ni Rom? Minsan po, di po maano naman na hindi po mag-aaway. Tapos, syempre po, minsan mo lang hindi pagkakaintindihan. Paminsan-minsan nag-aaway kayo ni Rom? Sabi ko na lang po sa kanya,
Bahala na lang siya kung anong gagawin niya. Siya, lumalaki na po yung mga anak namin. Nakikita po yung mga nangyayari, hindi po maganda. Siyempre, may baby siya sa'yo, kaya dyan siya tumitira sa'yo. Very complicated tong situation ito. May matutunan tayo ito. So, kaya nandyan sa'yo si Rome, nagsasama kayo ngayon sapagkat meron kayong baby dalawa. Tama? Natural, para naman yung para sa'yo, okay. Para yung baby, eh, nagkikitain ka nilang ama. Nag-chicks pa rin ba si Rome? Ngayon nandyan na siya sa'yo? Nagbibigay pa rin ba ng sakit sa ulo? Pagiging bad boy sa... Alam mo na, yung pilyo, hindi na. Matino na. Sa ngayon po, sir, hindi na. Eh, lagi niya naman siya sabi na okay. Bangungot daw nangyari sa kanya. Isang ano, sige. Para matuto na daw siya sa nangyari. Okay, sige. Ito ha. Makinig kayong lahat. Lahat kayo. Rome, Dalen, and Bambi. Ito, magsasalita ang batas sa pamagitan ni Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Si Rome Policarpio ay may anak kay Bambi Calderon. 10 years sila nagsama. And then later on, itong si Rome, iniwan niya saglit si Bambi Calderon at nagpakasal siya kay Dalen Policarpio. Matapos sila magpakasal, nagkaroon sila ng isang anak. And okay. Now, itong si Rome, sabi niya, ayoko na kay Dalen, kahit na pinakasalan kita, babalik ko kay Bambi. At ngayon nagsasama sila, pero dahil meron siyang anak doon. Despite the fact nakasal sila ni Dalen. Ano, parang nakakalito, ano? So, sino ang pwedeng demanda nino? Ganun po ang nangyari pala, Sir Rafi, no? Then nakita natin na may intercourse na nangyari habang kasal pala sila ni Dalen. Yun pa lang, and napakalakas ang ebidensya po natin dahil may DNA tayo, mukhang may concubinage na ganap po dito. Pangalawa, isa pa pong reason na may concubinage kasi nag-live-in po sila ng isang babaeng hindi sila kasal. So very dangerous po ang position dito ni Sir Rome, Sir Rafi. So kahit nangyari po yung baby before po ng kasal nila, then it's still the same, Sir Rafi. Dapat siya'y manirahan doon po kung sa imong tunay at legal niyang asawa. Kung kanino siya kasal, doon siya manirahan. So yung pagkakaroon niya ng baby kay Bambi doesn't exclude him na para malusutan niya yung kaso ng concubinage. Kasi ngayon ginagamit niyang dahilan na may baby kasi ako dyan, may baby kami, sabi nga nito si Bambi at saka ni Rom. Eh kaya okay lang magsama kami because of the baby. Kasi meron yes. silang baby. Tama po kayo, hindi po excuse yun. Kahit po may anak kayo sa ibang babae, you should establish your household kasama po yung legal wife ninyo. Kasi yun po ang mas may obligasyon kayo under the law. Now, para hindi naman po mapabayaan yung anak niyo sa ibang babae, the law also dictates na kailangan po tuloy pa din ang suporta. So kung malakas ka dapat mga anak sa ibang babae, malakas ka rin dapat magtrabaho sa Rafi. Tama. Maliwanag. Ayun. Okay, salamat Rene Garrett. Unahin natin kay Dalen. Yes, Idol. May karapatan ka magdemanda kung gugustuhin mo. May kaso itong si Rome at saka si Bambi. Although sabi mo nag-ariglo na kayo sa barangay, kahit na nag-ariglo na kayo sa barangay, pwede ka pa rin umakyat sa korte. Yes, Idol. Pwede mong babaliwalain yung kasulatan nyo sa barangay dahil yung penalty naman nitong concubinage is more than 1 year pag nakulong, kaya pwedeng out of jurisdiction na sa barangay ito at iakyat mo na sa korte kung gugustuhin mo. Opo, Idol. Ikaw ba'y kakaso o hindi na lang at ituloy nyo na lang yung napag-usapan sa barangay? Kasuhan na lang yan, Idol, kasi base sa mga sinasabi niya ngayon, kita mo, mag-apologize lang sa bata, hindi niya magawa. Diba? Tuloy na lang po, Idol. Ituloy mo na lang. Masakit sa akin yun bilang magulang. Dahil nung unang error namin, Idol, wala pa mga resulta ng DNA test. Yung nangyaring voting sa Idol, sa Bersiro, wala ka manig sa akin dahil sa kwento nila. Hindi pa nga nila alam yung totoo. Kaya lalo lumaki yung ulo nila. Ano na lang ako bilang magulang. Tapos ito lalabas yung resulta. Paano pa nila mababalik yun? Nasira na ako, Idol. Okay. Now, gusto mo itutuloy po yung kaso? Opo, Idol. May gusto kang sabihin, Ma'am Bambi? Bakit parang ganun po? Opo, parang bakit siya lang po yung laging... Ano, kasi po, kung tutusin, ako po yung talaga yung biktima dito kasi una pa lang alam niya pong pamilyado si Rom, pinatulan niya. Nagmamakaawa po ako sa kanya noon. Sabi ko, tigilan niya si Rom kasi may mga anak kami. Ang sagot niya, wala siyang pakialam sa mga anak namin basta si Rom kasama niya. Halos magpakamatay ako noon. Tinatawanan niya ako. Hindi kami iwalay ni Rom.
Bakit ngayon, bakit ako pa yung napasama? Ako yung inagawan, hindi ako nangagaw ng asawa. Hindi ako nanira ng pamilya, dahil alam mo yan. Konsensya ka naman. Yung mga anak ko, tinanggalan mo ng ama. Alam mo yan, humingi ako ng tulong sa inyo. Pinagtatawanan mo ako doon para sa mga anak ko. Ano? Bakit ka ganyan? Ngayon may anak ka na. Yan ang ginagawa mo sa akin ngayon, ah. Di ba? Masakit ba? Masakit, o di ba? Kaya ako nasasabi nung kasi di mo alam yung nararamdaman ko na bigla kang iwan ng asawa ko dahil lang sa isang babae. Totoo, sabi ko sa iyo, wag ako ang kalabanin mo. Si Rom. Di ba? Nung umuwi yan dito si Rom, nag-alabalutan. Wala mo kang makakausap si Rom ng maayos kung ikaw lagi na makakausap ko. Umuwi dito. Umuwi si Rom dito, kinukuha yung mga damit niya kasi babalik daw siya sa'yo, buntis na ako nun. Pinabalik ko siya sa'yo. Dahil hindi ako nag-ahabol, hanggat hindi pa kami kasal, binabalik ko siya sa'yo. Siya ang kusang bumalik na pero naman dito. Ko, gayon, umuwi siya sa'yo. Nabasa ko yung mga chat mo sa kanya. Nabasa ko, sabi mo, pagtatawanan ka ng mga kapitbahay mo kapag hindi bumabalik na si Rom sa inyo. Nabasa ko yun, Dalen. Nabasa ko. Alam mo, may pamilya si Rom, di ba? Ako magsasabi na pagtatawanan ako pag di bumalik si Rom, hindi ako mababantao. Oh, di ba sabi mo kasi yun? Na-skandalo ka na kasi ipakita sabi mo. Kasi nagwala ako sa inyo. Pakita mo. Kayo bakit, ang magaling gumawa ng kwento. Bakit ganun ka? Okay, refer ulit ako. Okay. Sandali lamang. Kasi medyo nakalimutan ko na dahil matagal na ito yung episode nito. Ikaw, Bambi, at saka si Rom magkarelasyon at meron kayong baby ni Rom. Ilan ang baby niyo po? Opo. Dalawa po. Dalawa. And then, si Rom... At that time, hindi nga kay kasal, pero meron kayong dalawang baby. Si Rom ngayon, ginelpre niya si Dalen. No. Ginelpre niya si Dalen. Wala daw po, hindi po daw naging sila. Hindi daw po naging sila. Sa Facebook lang daw sila nagkakilala, tapos nag-inuman, tapos may nangyari. Yun po ang sabi ni Rom. Okay, pero alam ba ni Dalen na si Rom ay meron alam niya ng... Alam niya po, una pa lang... Opo, alam niya, pumunta po ako sa bahay nila ng madaling araw dahil yung mga anak ko hinahanap si Rom, talagang desperada na po ako ng mga araw na yon. Binugbog pa po ako ni Dalen. Hindi pa po sila kasal noon, Sir Rafi. Sobrang sakit ba para sa akin na isang ina. Pero at that time, napakiusapan mo si Dalen para sabihin na may anak na kami ni Rom, tantanan opo, mo si Dalen. Opo, una pa lang. Okay, Ma'am una Dalen, pa napagsabihan ba kayo noon ni Bambi na... Dalen, si Rom, live-in partner ko yan at meron kaming anak. Totoo ba yon? Yes, Idol. Sinabi niya yun sa akin. Oh. Nabasa ko po yung conversation namin na yon. Ngayon, ang sagot ho ni Rom, Idol, siya ho ang humaharang. Sabi niya may kasunduan na raw sila sa barangay na pinirmahan na sa bata na lang sila kaya nagsasama. At hindi daw siya mapipigilan ni Bambi kung anong gustong gawin niya. Okay. Well, yung ginawa... Ma'am, dito makita yung klaseng pagkatao ni Rom. Yung ginawa ni Rom... kay Bambi noon, ginawa naman niya sa iyo ngayon. Yes, Idol. See? So may problema talaga dito si Rom. Now, who knows, Bambi, iiwan ka ulit nitong si Rom at pupunta naman sa ibang babae. Ganun po yung nangyari, Idol. Noong February, nag-away sila. Bumalik sa akin si Rom. Nagkukumaho. Gusto niyang magsama ulit kami. Kaso hindi ko tinanggap, Idol, kaya nagdadyan ulit sa kanya. Tapos tinitirada na ulit nila akong dalawa. O, diba? Well, ma'am, sa baby talaga ako nawa. Sa mga baby ni Bambi... At sa baby po ninyo, Ma'am Dalen. Yung mga anak ko po, nagtatanong na po kung sino daw po yung Dalen, kung sino daw po yung baby. Hindi ko po masagot kung ano po isasagot okay, ko sa mga anak ko. Okay, matanong ko lang po sa inyo. Last na po na. Bakit hindi mo niyaya si Rom ng pakasal? Hindi, nung mga ano po, lagi po ako niyayaya ni Rom. Hindi ko naman po kasi alam na may ganyan pong babae na papayag po agad kahit kakakilala mo lang na magpakasal sa isang lalaki. Okay. So anyway, I think na-resolve na po dati natin yan. Siguro, tuloy nyo na lang pag-uusap nyo sa barangay for the meantime. Basta't importante, na-prove na natin, Dalen, yung baby nyo po ni Rom, talagang baby nyo yon. Inyong-inyo yung dalawa. Okay? Yan yes, yung reason kung bakit tayo napatawag ulit. Total pala, sabi nyo, pinakawalan mo na pala ulit si Rom. At nung February, bumabalik sa'yo, pinakawalan mo at para bumalik kay Bambi. So, mag-usap na lang muna kayo. Pati ako naguguluhan, sumasakit ulo ko. Oh. Maraming salamat, ha? Thank you. Mga kapatid, meron na pong 15 million subscribers ang Rafi Tulfa in Action YouTube channel. Okay. Una sa lahat, thank you God. To God be the glory. Ako po, buong pakumbaba, nagpapasalamat po sa lahat ng mga subscribers for making us this big. Kayo po, tayo,
kasama po kayo. Siyempre mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi, pag nag-subscribe po kayo, make sure po na pipindutin niyo po yung bell button and pindutin niyo po dun yung all para lagi po kayong updated at lagi po kayong nanonotify sa mga bagong videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.